Hey guys, this is Jay and welcome to Built to Last Vlog. So ngayon, medyo kakaiba yung ating gagawin. So ngayon guys, magkoconduct tayo ng antigen rapid test kasi nga medyo marami na yung cases ng Omicron virus ngayon. So i-check lang natin kung ano no, kung okay naman tayo. So alright, bago tayo mag-umpisa, make sure lang po na mag-spray muna tayo ng alcohol sa ating kamay para hindi natin makontaminate yung procedure na gagawin natin. So, ayan. Any alcohol would do naman. It's either ethyl or isopropyl. Okay guys, so ang first step for me, ang gagawin natin is ipupour muna natin yung solution dito sa tube. Kasi nga, para hindi tayo nahihirapan na. Kasi pag ginawa na natin yung swab, habang hawak natin yung swab stick, baka mahirapan tayo mag-open nitong pinaka-solution. Maganda tapon yung aking ginagawa. No? So, ito muna yung unahin natin para once na makapag-swap na tayo, i-dip na lang natin yung pinaka-stick dun sa ating tube. Alright, so this one, meron naman siyang uka dun sa pinaka-tube natin. So, ayan, kung nakikita niyo guys. Ayan, meron siyang cutting portion. So, pwede naman natin guntingin din or pwede nyo rin kamayin na tanggalin. So ayan, natitwist naman siya. So, natatanggal naman siya ng madali lang. So, pero pwede rin nyo rin naman guntingin if ever. And then, pour na natin siya dito sa tube. Ayan. So, paglalagay guys, i-squeeze nyo lang yung tube, no? Once na nakatapat na yung butas dun sa tube. So, nandito na sa tube yung ating solution. Temporarily, ginamit lang muna natin yung takip ng ating alcohol dispenser or pang spray para lang meron siyang stand. Kasi mabilog yung ilalim nito. So, para lang siya tumayo ng maayos. Hindi siya matapon. Alright. So, ready na yung ating solution. So, next is yung ating stick. So, pupunitin lang din natin yung kung saan part yung nakalagay na peel here. Ayan. So, right. So, ito na yung ating stick. Ititilt lang natin yung ulo natin around 70 degrees pataas, no? So, para yung stick natin, pag pinasok natin sa ilong, is makakarating siya dun sa dulo ng ating dito sa nasal. So, sabi doon sa manual is 2.5 centimeters or about mga 1 inch yung ipapasok natin sa ating ilong. Kinakabahan ka ba, Jay? Nervous ako. Do you want my help? So, dito muna tayo sa right side. No? Kaliwa. Kaya pa. Naiiyak na ako. At na-aching. So, normal lang po yun, guys. So, didip na natin yung ating stick. And medyo iikot lang po natin yung stick. And also, sabi din doon sa manual, sa instruction, is ipipress din natin yung pinaka-tube. Since medyo malambot naman yung pinaka-tube natin, so pwede natin pisil-pisilin yung dulo para lang ma-submerge yung ating stick doon sa solution. Ayan. Ayan. So, ayan, 1 minute na. So, you can just take it out. So, yung proper disposal naman po nito is siguro i-wrap na lang po natin ng tissue or ng ibalik natin sa plastic kung kaya naman para just to make it safe, no? So, sa pag-dispose. And then, yung ating cover, this is the cover, and the same time sa kabilang dulo is yung pinaka-dropper niya. So, merong parang dito, yung matulis na part. So, yun yung nasa labas dapat. So, ipapasok lang natin to. Ayan.
So, ready na yung ating solution. And now, so ito naman guys, yung ating i-open yung test cassette na tinatawag. So, once na ma-open natin to, dito natin ipapatak yung solution na nakuha natin. So, meron din naman siyang part na pag bubuksan. So, doon lang natin siya i-open. And try to avoid touching yung part na kung saan natin i-drop yung solution. So, this is how it looks like. So, reminder lang guys. So, once na pinatak natin yung solution, we will have to wait around mga 15 minutes. Pero hindi po tayo pwedeng lumagpas doon sa 15 minutes na yun. Otherwise, invalid na yung ating test. So, just make sure po na hindi tayo lalagpas ng 15 minutes. So, kailangan ba nating ubusin lahat ng solution? So, 5 drops lang guys yung ilalagay natin dito sa test cassette. 1, 2, 3, 4, 5. Pwede bang dagdagan? So, 6. Ayan, nagpasobra na tayo. Just to be sure. So, we'll have to wait 15 minutes before natin basahin. So, ito na guys. After 15 minutes, so, thank God, negative naman po yung ating result. Ipa-flash ko na lang po dito sa close-up kasi hindi masyado makita sa ngayon. Just a reminder lang po, sa pagbabasa po ng ating test cassette, so, meron naman po doon sa instruction manual na sinasabi. No? So, unang po doon sa instruction is, ang nakalagay doon, once na mayroong linya yung ating letter C and yung letter T, ibig sabihin po noon is positive yung ating reading. And then, yung pangalawa naman po, kung ang letter C natin is mayroong line, pero yung letter T natin is walang line, that means negative yung ating test. Pero, yung pangatlo naman po na sinasabi sa instruction manual, kapag yung letter C natin is walang line, and then yung letter T natin is meron or walang line, ibig sabihin po noon, yung pinaka-test natin is invalid. So, we have to repeat po yung ating procedure. Kasi nga, it's either nagkaroon tayo ng problema sa ating pag-test or pagka-conduct ng test, maaaring hindi nag-ano yung solution natin, or possible din naman po na yung mismong test kit natin is hindi rin siya working 100%. So, pwedeng may problema yung ating test cassette. So, mas maganda po na ulitin na lang po natin yung procedure just to be sure. So, reminder lang po, in any case po na yung line po ng letter C natin is faded, for me, ang interpretation ko doon is dapat ulitin na lang natin yung procedure. Kung hindi naman kung hindi naman tayo nanghihinayang doon sa test kit natin. So, mas maganda na ulitin na lang natin. Ang pagkakaintindi ko rin nitong letter C na to is ito yung parang pinaka indicator niya na this test kit is working properly. Kailangan malinaw talaga yung line doon sa letter C natin. And also, doon naman po sa letter T, kabaliktaran naman po, in any case na magkaroon kayo ng faded line doon sa letter T, still, that indicates positive kayo doon sa pagtetest ninyo. So, once na magkaroon po ng line yung letter T natin, yan, ibig sabihin po noon, nag-positive yung test natin. So, ayun guys, thank you po for watching Built to Last Vlog, and I am Jay again. I pray and I hope na hindi naman po mag-positive yung inyong pagtetest. Stay safe guys, and God bless! Shining on a cloudy day, and it don't matter what you say, 'cause even if the sky is falling.